Alam mo na ba ang ibig sabihin ng mga DL code or driver's license code na nasa likod ng iyong lisensya? Particularly yung mga bagong release ng LTO ngayon ng mga driver's license? Kumusta mga kagala? Marami pa rin sa ating mga kababayan, mga kagala ng mga rider o mga driver ang hindi naunawaan mabuti ang mga bagong driver's license code na inirelease ng LTO na nasa likod ng ating driver's license. Kagaya po ng nasa larawan, kung ating susuriin ay meron tong code na MT at AT. Pero bago tayo magpatuloy, nais kong i-share po sa inyo na itong channel po na ito ay patungkos po sa mga LTO updates, mga license, paano kumuha ng lisensya, paano mag-renew, at mga pag-aaral natin patungkol sa mga violation, traffic violation, mga penalties, no? At kasama na rin po dito mga travel vlogs namin. Kaya kung interesado ka sa mga topic na ito, please consider subscribing by clicking the subscribe button and click notification bell and select all para updated ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa iyo. Okay, patuloy po tayo mga kagala. Sa video ito ay lilinawin natin ang mga ilang driver's license code na nasa likod ng ating mga lisensya na MT at 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 ano ang scope ng mga code na ito. Kung nakalagay sa likod ng yung driver's license ang code na 80, ibig sabihin po nito ay automatic transmission, clutch. At ang maaari mo lamang imaneho ay mga automatic na mga sasakyan kagaya ng motor, kotse, van, no, or truck. At syempre hindi ka allowed na magmaneho ng mga manual na sasakyan. May kaukulang parusa at penalty pag nahuli ka nagmamaneho ng maling clutch type. Samantala, kung nakalagay naman sa likod ng yung driver's license ang code na MT, ibig sabihin po nito ay manual transmission clutch at ang maaari mo lamang i-maneho ay mga sasakyan na manual, semi-automatic at automatic. Bakit kaya ganon? May dahilan po dyan ang LTO. Mas mahirap kasi i-maneho ang manual na sasakyan, no? Marami talaga nahihirapan na magmaneho ng manual na sasakyan unlike nung automatic talagang madali lang, no? Kaya pag sanay ka na sa manual na sasakyan, pagdating sa automatic ay madali mo na itong gamitin. Pero kung sanay ka lang sa automatic na sasakyan, mahihirapan ka sa manual na uri ng mga sasakyan. Kaya naman, pag ang code mo ay 80 lang or automatic transmission, dahil sanay ka lang sa automatic, ang pwede mo lang maneho ay mga automatic na sasakyan syempre. So tandaan po natin, pag nahuli po kayo ng maling clutch type, ay may kaukulang parusa or penalty. Kaya mas maganda alamin at pag-aralan ang nakalagay na code sa iyong driver's license sa likod. Huwag lang basta drive ng drive. Kaya sa susunod mga kagala, huwag basta-basta magmaneho lang ng sasakyan na hindi mo inaalam ang iyong restriction code or driver license code. Sa pagmamaneho, baka mahuli ka at magmulta, sayang ang pera. At magkaka-record ka pa sa LTO. Kaya kung mag-a-apply kayo ng lisensya at nais nyo makapagmaneho ng automatic at manual, siguraduhin na marunong kayo magmaneho ng manual na sasakyan. At syempre automatic, no? At huwag kalimutang ilagay sa application ang code na MT. Okay? Yun lamang po mga kagala, sana po ay may natutunan kayo at kung ito po ay nakatulong sa inyo ay pwede po ay mag-iwan ng iyong komento sa ating comment section at paki-like and share na rin para maging aware din po ang iba. Okay? Makatulong din ang video ito sa ating mga kagala. At muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please consider subscribing now by clicking the subscribe button and click notification bell and select all para updated ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa iyo. So bago po tayo magtapos, nais ko po mag-share muli sa inyo ng Word of God mula sa John 6:29.
Nasabi po dito, Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one He has sent." Mga kagala, lagi ko pong sinasabi sa bawat video ng aking channel na anuman po ang kalagayan natin sa buhay, kapag hindi natin acknowledge ang Diyos, kinilala ang Diyos sa ating buhay bilang Panginoon, ay baliwala ang lahat ng ating ginagawa sa mundo nito. Okay? Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video nito at na-inspire kayo sa ating Word of God ngayong araw. At maraming salamat po sa inyong suporta, sa patuloy na panonood, sa lahat ng ating mga kagala na patuloy na sumusubaybay sa ating mga video. At maraming salamat po sa inyo from Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga OFW, no, na mga kagala natin. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po muli ang inyong kagala, si Kuya Ed Asher, dito sa Ed Asher PH Channel, na isasabi ng mga kagala, tara na!